Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Itong wool namin ay prepirado na siya, naliha na at natanggal na yung mga talsik ng semento, mga medyo magaspang, niliha namin siya ng number 80. Pagkatapos namin maliha at mapagpagan, kailangan mapagpagan mabuti yung wool bago natin itirahin o i-roller ng flat latex white. Pagkatapos na natin may primer ng flat latex white, pwede na nating masilyahan ng Bosni wool putty. Gaya ng ginagawa ko dyan, Bosni wool putty ang ginagamit namin. O kaya acrylic cast o masonry putty. Sa boysing kasi masonry putty, acrylic cast boysing din yun. Acrylic. Ang Bosni wool putty ay medyo may kamahalan pero sigurado ka sa kalidad nito. Hindi ka magsisisi, walang back job na sinasabi na yung ibang masilya kasi pagka wala pang isang taon nagbababbles na ito, kapit na kapit talaga. Kahit makinis na tiles na walang primer, kapit na kapit ang masilyang ito. Bilib din ako sa masilya na ito. Pagkatapos mabatakan, bali dalawang manong ginawa namin pang babatak sa wool para siguradong makinis. Gaya ng nakikita nyo dyan, niro-roller ng kasama ko. Primer din yan, flat latex ang primer namin bago namin i-glow gloss. Kinulayan ko lang siya ng talo green para hindi masyadong aninag yung pangtapkot namin na gloss latex. Ganyan yung kinating namin, gloss latex na yan. Talo green din ang hinalo namin dyan na water-based latex color. Saka boysen na gloss latex. Kailangan katingan sa taas para pag nag-roller ay hindi sasabit sa moldings. Bali isang mano lang yung flat latex na pre-namer namin dyan, yung kulay green din na yan. Tapos sa gloss latex, halos tatlong pasadang ginawa namin dyan kasi mas matibay pag mas makapal. Tatlong pasada na gloss latex green. Pagka-boysin kasi, titimplahin mo na lang, lalo na sa mga panloob, kahit timplahin mo na lang. Pero pag panglabas, kailangan maganda ready mix kasi matitingkad ang kulay. Ganyan ang technique namin sa pagpipintura. May taga-cutting, may taga-roller. Kailangan yung mga taga-cutting, maganda yung paghagod o kaya straight kasi hindi na kami nagagamit ng masking tape sa mga kusami pag naglalainin. Pero itong baseline, nakikita nyo, bali napinis na namin itong mga wool, mag-baseline na kami o baseboard. Bali yan, may masking tape yan. Makikita nyo dyan mamaya, tatanggalan namin. Bali ang sukat ng baseline namin ay yung lata o pinaglagyan ng acrylic emulsion na 1 liter. Yun, nilagyan namin ng lapis sa itaas tapos yun ang pinangguhit namin paikot. Ayan, nakikita nyo, bali may kunting design siya. Pagkatanggal namin yan, masking tape, ganyan na ang design niya. Tapos yung pinapahid ko na yan, acrylic emulsion na yan kasi ang pinahid namin dyan ay pure na latex color. Kasi pagka pure na latex color ang pang baseline, kailangan malagyan mo siya ng acrylic emulsion para hindi kapitin ng dumi. Pati wool ay niroller namin siya ng dalawang manong acrylic emulsion. Salamat sa inyong panunod mga kapatid. Sana'y nakapagbigay ako ng konti kalaman sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan. At kung pwedeng mag-like, share and subscribe, nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil ang pag-subscribe po ninyo sa aking channel ay malaking bagay po ito para sa akin. Malaking tulong po ito para sa aking channel. Sana makapagbigay aliw o aral din ako sa inyo sa aking mga pinakitang videos. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.